Hello guys, kumusta kayo? Trading and farming content tayo ngayon. So magte-trade sa Bitcoin, tingnan natin kung ano yung pwede nating maging trade sa Bitcoin, saan tayo mag-i-entry, saan tayo magbabay. Tapos bibisitahin natin yung hobby natin na pag-aalaga or pagpa-farm. So nagtatanim tayo ng mais, nag-aalaga tayo ng baboy, manok, ganyan. Yan yung libangan natin dito sa probinsya. Okay, kasi sa mga piyesta, birthday, gamit na gamit natin yung mga alaga natin. Habang nagtitrade kayo sa Forex, pwede kayong manalo ng malalaking papremyo every week. Libre lang sumali, kaya pumunta na kayo sa www.forexgiveaways.com. Okay. So, yung Bitcoin naman, alam naman natin na trending yung Bitcoin. Di ba? Tapos na yung downtrend ng Bitcoin. Nasa day 1 time frame tayo. Yan, makita natin ito yung downtrend eh. So, pataas na siya ulit. So, target natin na bumalik hanggang dito sa price na to, yung presyo ng Bitcoin, kahit dito. So, marami pa tayong buy trade na gagawin dito. Okay? So, sa hour 1, makita natin ranging ngayon yung price ng Bitcoin. Yan. So, sideways lang siya, di ba? Nasa support level at resistance level yung price. Tapos, pag ganyan-ganyan lang siya. So, kitang-kita naman natin. So ngayon, kung napapansin nyo, nandito yung price. So anong gagawin natin? Magbabay tayo, di ba? Para pag bumalik dyan, mag-profit tayo. So ganun lang kasimple yung gagawin natin dito. So meron tayong ginagamit na indicator dito. Itong, yun nga, itong support and resistance indicator natin. Kung napapansin nyo itong mga line na ito, yan yung support and resistance level. Yan. So di tayo mahirapan mag-guhit-guhit ng mga linyang ganyan. Kasi automatic na yan. So libre nyo lang ma-download pang MetaTrader for PC. So, ilagay ko yung link sa baba sa video description. So, kung napapansin nyo, galing dito yung price. Ayan, bumaba. So, meron ditong minor support level. Kung mapapansin nyo, lagyan natin ng guhit dito banda. Ayan, so nag-touch dyan yung mga candles. Ayan, tumaas. So, kung idiretso natin dito banda, mga yung nag-touch dyan, tumaas. Ayan. So, ito maagang entry ito, pero nag-trade na tayo dyan, nag-buy na tayo dyan. So, yung target natin, na tumaas yung price hanggang dito. So, nag-target tayo dyan ng $729. Pwede rin yung target din natin, pwede rin dito sa 31,000 banda, 961. Pero masaya na ako dito sa dito banda, 748. Kasi ito, makita natin naman yung resistance na nag-touch dito. So, bumalik lang yan dito yung price. Yan, mag-profit na tayo dyan. So, kung makikita nyo, nag-profit na tayo dito. Yung trade natin, nag-profit na ng $181. Okay? So, yung stop loss natin. So, nag-risk lang tayo ng, ito yung stop loss natin. Ayan. $247. So, halos times 4. Halos times 4 or times 3 to times 4 yung risk-reward ratio natin. So, yun yung importante na maliit lang yung i-risk ninyo sa trading nyo. Tapos, malaki yung target ninyo. So, pag tumaas yung price, so close na yung trade natin na mag-profit tayo ng $700 to $800. Pero, pag na-loss yung trade natin, ano yung next plan natin kapag na-loss yung trade natin sa R1 tayo? Ayan. So, naglagay tayo ng stop loss dito, itong line na ito, mag-close yung trade natin. Kasi, kapag dumating yan sa level na ito, na-close yung trade natin. So, expect natin na, example ganyan, bumaba yung price, yan. Na-close yung trade natin. So, expect pa natin na bumaba pa siya dito. Ito yung mas magandang support level. Itong merong gray line. Okay? So, minarkahan yung indicator natin. Kasi kung i-zoom out natin yan, o, tanggalin natin to. Ito yung level na yun. Ito yun. Ito yung price level na yun. Yan. Yan. So, di ba? Maganda yung entry natin dyan. Kasi nag-touch lang dyan, tapos tumaas na ulit. Dito banda. Di ba? So, pag bumagsak yan dito, so magkaroon ulit tayo ng buy trade, pending order. So, mag-open tayo ng pending order. Okay? So, mag-trade tayo ng 1 Bitcoin dito banda. Mag-trade tayo dito. Buy limit, 1 Bitcoin. So, pag dumating dito, mag-open yan ng buy trade. Naka-pending order yan kapag na-close yung trade natin dito. Kasi, minsan yung Bitcoin kasi, mabilis yung galaw, dire-diretso. Katulad nito. Kaya hindi natin babantayan. Kaya maganda, naglagay na tayo ng pending order. So, yun yung plan natin.
Tapos, mag-risk lang tayo. Yung maging target natin dito, so maganda na kasi dito na sa 31,050. Tignan natin ang take profit lang para kita natin. 31,050. Tapos, stop loss natin. So, mag-stop loss na tayo ng konti dito sa 29,570. Yan. So, magkano yung posibleng ma-loss natin sa pangalawang trade? Yan, $274 pa rin. Okay? So, ayos na to. So, siguro naman hindi na bumaba ulit ng ganito kababa. Kasi, posible pa tayong mag-third trade dito. Itaas mo natin ito ng konti. Dito. Yan, 248. Kasi kapag na-loss pa yung pangalawang trade natin, pwede pa tayong mag-third trade dito. Or dito banda. So, yun yung plan natin. Pero yung posibleng maging profit natin sa pangalawang trade natin ay malaki na. Yung unang trade kasi natin, 700 lang. Ayan na, usun natin. Pero yung pangalawang trade natin, kapag na-close yung unang trade, yung pangalawang trade natin, ang laki na ng target, $1,221 na. Ayan. So, kung malos mo unang trade natin, malos lang tayo ng $200, kapag nag-win naman yung pangalawang trade natin, $12 naman yung profit. So, 1,000 pa. So, ganun lang. Kahit malos ka parang limang beses, isang win mo lang, may profit ka pa rin. Yan. So, ganun yung discarded dito. Maghanap lang kayo ng trending market katulad ng Bitcoin. Malakas yung trend, malakas yung uptrend. Yan. So, yung matunog na market, yung maingay na trending. So, yun. Tapos, sakyan nyo lang. Ang gagawin nyo, buy lang kayo ng buy, tapos check nyo lang ng support and resistance level. So, kung di pa kayo marunong mag-trade ng Bitcoin, hindi kayo marunong magkwenta ng lot size or trade size, hindi kayo marunong kwentahin yung kita or yung loss, meron akong video tutorial. Ilagay ko yung link sa baba sa video description para mapanood din nyo. So, ngayong umaga, una nating pinuntahan yung babuya natin na free range. Dito ng pigs. Ito ay lactating, pampagatas kasi yung mga baboy natin dito, mga inahin ay nanganak na, marami na yung nanganak. So bumili tayo ng dalawang sako kasi tipid-tipid lang na yung pakain natin dito kasi pre-range lang natin sila. Yan, so ito yung pre-range area natin ng mga baboy. Asam dagi, dito na? So ito yung barako natin, oh. Si ano, ang pangalan itong itim yan. Black upgraded native pig yan. Yan yung barako natin yung tagakasta dito. So meron tayong mga biik dito na mga medyo malaki-laki na rin. So dito banda sa area na to, kalbo na yung mga damo kinakain nila. Kaya sa kabila makita nyo marami tayong mais doon. Nakahanda yan para pagkain nila. So ito yung maisa natin. So dati dito nakalagay yung mga baboy, dito naka pre-range. So nung nakalbo na, naubos yung damo, so tinaniman natin ng mais para ayan, pag nag-harvest tayo dito ng mga mais, green pa yung dahon, pwede natin ipakain sa mga baboy. Ayan, so malulusog din yung mga puno ng mais. Maganda yung mga puno, kataba. Ayan, kita nyo, no? So siguro mga 1 month old. Mga 1 month pa ni Kingo? Mga 1 month old ba ni? Pato. So puntahan natin yung inahin natin nung malaki na may maraming biik. Pakita ko sa inyo. Yan yung maisa natin, no? Yan, ang lawak na maisa natin dyan. Hanggang dun yan, dun. So mga ano yan rin yan, mga 1 hectare din yung maisa na yan. So ganito lang kasimple yung pre-range namin, nakabakod na yung mga baboy ng kita niyo yung bakod namin? Kabilya lang yan, bakal na may lubid, tali, lubid. Yan. Pero may electric fence yan, yung alambre yan. Yan yung nagsisilbing. No, pampabalik ng baboy. Pag lumapit sila dito, na kuryente sila, kaya ayaw na lang lumapit. Kaya kahit ganyan lang yung itsura, hindi talaga nalabas yung baboy niya. So makita nyo dito, yung mga lupa, nagbubungkal na ng baboy. So maganda yan kasi yung tae ng baboy ay dyan lang din napunta sa lupa, pampataba.
So yun yung inahin natin na isa, malaki yan. Hindi lang natin makita yung anak niya. Galing po ito nag-swimming sa pond. May sarili kasi ito silang pond dito sa baba. Kaya hindi, wala nang problema sa pagpaligo, painom, wala nang problema. Pag nainitan sila, maligo lang sila. Anak siya. So pakita ko lang sa inyo yung mga biik dito, nagtatago sa ilalim ng mga gubat-gubat. Ayun sila. Ito po. Pito lang king, oh. Pito na lang kasi namatay yung dalawa. Apakan. So ito yung area, malinis na, oh. Meron din tayong baboy dito na nanganak. Itim din siya. So sa ngayon kasi medyo payat pa yung mga baboy natin kasi wala pa kasing tanim dito nung nilipatan natin to. Ngayon natin nagsimula na lagyan ng maraming tanim ng maraming mais. Ito yung mga alaga nating mga native na manok. So pakawala lang to dito sa ating mga sagingan. Dito sa bundok, pakawala lang to sila dito. Binibigyan lang natin sila ng mga palay, ganyan. Tapos sila na yung nangangain dito sa mga damo-damo. Nangangain sila mga damo-damo dyan sa ilalim ng mga saging. Ayan.